Mas sumasarap nga naman ang kain kung may sausawan. Pero kung tama ba ang pagkakagawa ng mga ito ang ngayon sinusuri ng mga eksperto. Natapos na ng Philippine Nuclear Research Institute ang pagsuri sa suka, isusunod na nila ang pagsuri sa toyo at patis. Gagamitin muli ang mga makabagong teknolohiya para magkaalaman kung gawa o hindi sa natural na sangkap at proseso ang mga sausawang nabibili natin. Here's an example where you're using advanced nuclear technology to pinpoint people who are adulterating their products or not. Gagawa rin ng pagsusuri ang Philippine Risk Profiling Project, grupong nagsusuri sa kaligtasan ng mga pagkain. Paliwanag ng grupo, ang tamang proseso kasi ay fermentation o pagburo. Ang toyo, dapat binurong soybeans. Ang patis naman, isda. Ibig sabihin, ginagamitan ito ng mga mikrobyo na nagbe-breakdown, no? Pinuputol-putol nila yung mga complex molecules sa soybeans, sa soy sauce, or sa muscles ng fish sa patis. Pero matagal na proseso ito, kaya may mga natatanggap daw silang report tulad sa paggawa ng ilan ng toyo na ginagamitan ng hydrochloric acid o muriatic acid para mapabilis ang proseso ng fermentation. Kung ginagamitan ng asido, may byproduct daw ito na kung tawagin ay 3-MCPD na posibleng diligtas sa kalusugan ng tao. Unang pag-aaralan ng grupo ang toyo. Ito yung 3-MCPD. And the group is will be looking at it, no, kung gaano ba karami ang 3-MCPD sa toyo halimbawa, at sa consumption rate ng mga Pilipino, ito ba ay magdudulot ng masama sa kalusugan natin. Sa naunang research ng PNRI, 15 sa 17 sinuri nilang brand ng suka may synthetic acetic acid. Ipinauubaya ng PNRI sa Food and Drug Administration ang paglabas ng listahan ng mga brand name. Sa sariling pagsusuri ng FDA, 5 brand ng suka ang sinasabing gawa sa synthetic acetic acid. Sabi ng FDA, hindi naman ibig sabihing nakakasama na ito sa kalusugan. Dagdag ng PNRI, ang posibleng makasama ay byproduct sa paggawa ng synthetic acetic acid. The danger is if there are other compounds aside from acetic acid that is not filtered out. Pero giit ngayon ng PNRI, walang kailangang ikabahala. The people don't have to worry, you know, as far as I'm concerned, you know, if they've been buying the same vinegar product for many years and it's not an issue at all. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.